lagay tayo ng konting baking powder. Then, lutuin natin itong kailan ng saglit lang. So, ayan. After 2 to 3 minutes, okay na to. Hindi ko na kasi iba-blanch. Iko-cold to. Iko-cold blanch para maluto pa siya ng konti. Para hindi masobrahan. Tanggalin na natin. So, sa same pan, gawa muna tayo ng garlic oil. Then, lagay natin yung garlic. Since nagluto ako ng arroz caldo, magagamit din natin ito. Yung iba. Ganito madalas ang mga luto ko kapag sa mapakiramdam ko. Or late na ka-uwi bahol na sa oras na magluto, so yung mga mabilisan yung ginagawa natin pagka ganyan kasi na syempre para makapagpahinga din pati ang inday maaga rin makapagpahinga so syempre the next day usually maaga na naman kami. So, dito tayo sa pakulo-pakulo, gisa-gisa, ganun lang, mabilisan. So, okay na to. In-off ko na yung stove. And then, yan. Kukuha lang ako ng konti para later. Actually, pwede naman natin kung yung ito. So, konti lang. Yan, magtira tayo ng konting garlic. So, para lang na-infused yung garlic dito sa oil. So, ngayon gagawin na natin, lalagyan na natin yung shrimp. And then, yung madalas kong gamit na mushroom sauce. Shiitake mushroom sauce to guys. Yan, ito na yun. I-on top ko na lang doon sa kailan or broccoli, Chinese broccoli. And then, para may sabaw at hindi dry naman yung food nila o namin. Magluluto ako ng dulong soup lang. Siyempre, lalagay din tayo ng pepper. And then off na natin kasi nga mabilis maluto ang shrimp. Hindi na siya masarap pag nasobrahan.
So, para sa dulong, lagay tayo ng water. Then, lagay tayo ng onions and tomatoes. And then, i-boil lang muna natin to hanggang sa madali ng madurog yung tomatoes. So, cover muna natin. So, dahil wala akong dahon ng sili, ito na lang ilalagay natin. Then, lagay na natin yung dulong. Then, lagay tayo ng konting salt. So, hindi ko na to ipe-plating kasi nga para mainit pa rin yung sabaw. Tayo na lang natin sana mag-boil. And then, okay na to. So, yan. Tumulo na siya. Pwede na to i-serve. So, serve ko na lang na nandito sa pot para ma-retain yung init at tinatamad na akong maglabas ng crockpot para lang maganda tingnan.